Bisita po naman natin ngayon sa ating ikonsulta mo si Ms. Emmeline Verzosa, Executive Director ng Philippine Commission on Women. Yan. Good morning, ma'am. Welcome Magandang po. Magandang umaga, kuya. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning po. Siyempre, mga katanungan po ng ating mga kababayan tungkol sa women empowerment at karapatan laban sa pang-aabuso at karahasan ang ating tatalakayin today with Ma'am Emmeline, Emmeline Verzosa. Yan po ang ating mga kasama ngayon. Sa mga gustong magtanong at gusto kong makipag-ugnayan sa amin, pwede niyong i-text kami sa ating 0907-119-92209 at sa Facebook at Twitter accounts na inyong nakikita sa inyong mga TV screens. Yan. At today, ma'am, ano ho ba ang pangunahing ginagawa po ng inyong organisasyon? Ang Philippine Commission Women po under Office of the President, gobyerno po kami, mainly policy making po at coordinating tungkol sa lahat ng mga karapatan ng mga kababaihan. So ngayong darating na November 25 hanggang December 12, meron ho tayong 18-day campaign to end violence against women. Okay, so hinihikayat ho natin lahat lahat ng publiko ay pag-usapan itong issue na ito dahil kailangan wakasan na ito. Ano po ba ang activities na nakapaloob ngayon dyan sa... May kick-off po tayo sa Linggo, November 24. Ang assembly po sa CCP, Cultural Center of the Philippines, alas 5 po ng umaga. Tapos lalakad po tayo ng alas 6 papuntang Luneta. At kailangan po naka-orange tayo. Kasi yung ating tema para sa ngayong kampanya ay ano, ewan ko nakikita... And vow now, it's our duty. Okay, so ang hinihikayat po natin, lahat ng mga frontline service providers, mga police, social workers, yes, health workers, pati mga prosecutors sa justice system, local government officials, may katungkulan po kasi sila na pag meron dumulog sa kanilang babaeng inabuso, ni rape halimbawa, binugbog ng asawa, kailangan mabigyan ng justisya at mabigyan ng ano. Kasama na ho ba dito ngayon ang paglalabi ninyo ng iba-ibang mga batas that will parang siguro make yung mga penalties stiffer? Kasi yes, parang dapat maging aggravating yung yung violate ay yung babae, di ba? Meron na tayong mga batas, may anti-rape, tayong anti-sexual harassment sa mga opisina. Kuminsan hindi kasi alam ng mga babae na hinaharas na pala sila. Kasi kuminsan green jokes o yung mga masasong salita o pag-aalok ng sexual favor para ma-promote, para akala nila normal lang yun, no? So sexual harassment yun. Tapos yung pinaka-popular, yung anti-violence against women and their children, ito po yung pagbubugbog, kasama na rin yung emotional abuse, sexual abuse. Kasi kahit na mag-asawa, kailangan may consent kung gustong makipag-sex. So meron sexual abuse. Kaya nga may marital rape na meron. Marital rape, no? At saka yung isa rin malala, human trafficking. No. At yun yung binabantayan po natin kasi usaping Yolanda, usaping evacuation centers. We want to call attention of the frontline service providers also, yung mga kasi meron rin tinatawag yung humanitarian assistance at saka yung mga ibang gustong magsamantala at saka yung mga ibang desperate, kuminsan yung mga ibang babae prone sila sa pumayag na lang sa ma-recruit, kunyari domestic, pero kuminsan, uwi na sa prostitution. Ibang, so, kailangan ingatan natin yung mga ganon, no? Kahit na aware na sila talaga because of the situation that they have, the kind of predicament that they are in now. Pangangailangan. So, siguro yung panawagan din sa mga nagsiset up ng mga evacuation camps, na magkaroon rin ng safe space para sa mga kababaihan. Kasi we heard women-friendly spaces. We heard kasi na nagkaroon din ng parang rape case meron ito recently. Meron rin, nangyayari. Sa Sambuanga noon. During the time. Tapos ngayon, parang meron na rin tayong nabalitaan sa date. No? So, sirin yung parang attention na kailangan paalalahanan yung mga nasa mga evacuation centers. Tahimik si Diego kasi kanina tinitignan. Nung pinabanggit niyo yung marital rape, tinitignan siya ni Angel. Parang ano. Kahit tahimik, sabi niyo, dapat sabi ni ma'am kanina, dapat may consent. Consent. Tapos tumitingin sa'yo si Angela, sabi ni Angela. Yan, dapat may consent, ha? Oo. Kahit na mag-asawa, dapat may consent. Si Lian Agustin, may tanong po, ano dapat gawin ng mga Pinay na hindi makauwi at inaabuso
sa ibang bansa. Ay, oo. Ang mga Philippine consulates po natin, base sa Magna Carta of Women, URA 9710, kailangan meron po silang attention to nationals, no? At trained rin po, meron mga na-trained din po sa mga foreign service official of officers at saka mga labor attaché, social welfare attachés in some countries, na sila po ay dapat gumawa ng paraan para makauwi sila o magbigyan ng hustisya sa mga nang-aabusong mga employer o kaya mag-asawa. No, actually may magandang kwento ang Paris Philippine Embassy, nagtayo na rin po sila ng Violence Against Women Desk. Sa Paris, no? Dapat siguro sa lahat, ng embassy. Dapat, actually, sa lahat, meron dapat silang ganon na mga desks. Doon po sa mga presinto natin, meron po tayong mga desk, di ba? Yes, po? Lahat ng police 24/7 stations. 24/7 po yan. Opo, lahat ng mga police stations, meron ng women and children protection desks. Mm-hmm. Angela, meron pa. At babae yung naka, ano, babaeng police. Opo, babae. Okay, meron po tayong katanungan mula kay Abs De Casin. Sa ano po mga government organizations konektado ang PCW, yung mga organizations na nakakatulong in fighting violence against women? Okay, ang Philippine Commission on Women po ay sangay ng gobyerno. Okay, ang katulong namin dito, syempre, yung mga frontline service, DSWD pa rin. Okay. O, PNP, police, yung mga lahat ng LGU, kasi mandated rin ng LGU na magtayo ng local council of against trafficking and violence against women. No? So, yung mga social welfare officers rin nila, mga local officials, yung mga social welfare. Up to the barangay level yan. Up to the barangay, oo. Sa Magna Carta of Women, sabi rin, lahat ng barangay dapat may bow desk. So, yung mga nakikinig na barangay captain, kung wala pa kayong tinatalagang official, kailangan meron ho kayong official na mag-aasikaso. Ngayon, ma'am, kamustahin po natin, I don't know po kung may contact po kayo sa kanila, yung tatlo pong recent na nagreklamo ng rape sa kanila nung yung ating one of our officials sa I think sa Saudi po sex ba? For flight. Sex for flight. Saan na po sila ngayon? Ang Department of Labor nag-aasikaso nun eh. Mm-hmm. So I think pending pa rin yung ano case yung case nila. Pero po, just in case, let's say yung mga iba pong mga na-violent din po ng mga babae, pag lumapit po sila sa inyo, meron po ba kayong parang bahay na pwede nang kami ho hindi kasi policy lang kami at oversight. No? So ang i-re-refer rin lang rin namin yan sa kinaukulan. DSWD kung kailangan ng counseling or shelter or the Department of Justice kung kailangan ng prosecution. Mm-hmm. Mamingan ko lang kayo ng opinion ano po. Dun sa, kasi alam naman natin ngayon, marami mga call centers na ang trabaho ng mga call center agents, graveyard karamihan. Ano. At marami po mga babae na nakadistino doon. Uh-huh. O minsan, nagiging prone yung mga yan sa napakaraming abuse. Dahil una, sa gabi, yung exposure nila, tapos yung, tsaka alam naman ho natin, iba rin yung ano ng mga babae. Mm-hmm. Una, may mga anak yung iba, may pamilya, tapos doon sila naka-assign sa ganong klase ng graveyard shift. Ano, parang, awan ko lang po, ano ba ang ano nyo dyan? Anong komento nyo dyan? Well, kasi hindi na natin pinagbabawal ang babae magtrabaho sa gabi. Dati may batas na pinagbabawal. Yes, ano? Pero syempre, sinasabi natin, lahat may karapatan, equally. No? Siguro ang paalala na lang sa mga employers na bigyan sila ng ano, kunyari transportation o kaya or safe space doon sa call centers kasi kuminsan meron silang parang dorm or something like that, no? So yun. So parang alert din. May mga services, may service pag labas ng building, meron silang parang sinusundo or shuttle. Tapos siguro yung mga kalalakihan sa usaping violence against women, may panawagan rin tayo sa mga kalalakihan na respetuhin naman yung mga kababaihan. Mm-hmm. Actually, meron tayong tinayong move, no? Men opposed to violence against women. Okay. So siguro kayo ho, dapat men manumpa. Men opposed to violence. Men opposed to violence, kasama kayo dyan. Pero alam nyo, yung pala, dapat maging aware din yung mga, kasi ito ho, naging palasak naman eh. Parang pagka nagbibiro-biruan, di ba, yung mga lalaki, kagbiruan yung mga babae, minsan naman kasi may mga babae din naman na sila din naman yung nagbibiro ng ano, di ba? So nagiging prone din sila sa ganon. Pero ang dapat lang maisip din yung mga lalaki na pagka mga babae yung kaharap, medyo tapos maging sensitive. Doon sa mga dahil hindi naman lahat okay, hindi nai-iskandalo. Marami mga nai-iskandalo kung halimbawa ay parang medyo may advancement na or may mga
pahiwatig na pahiwatig. Na hindi maganda. Oo. Diba? So that can be considered. Pwede na ireklamo si Diego. Halimbawa, sabihin, oy, biniro ako ni Diego ng ganito. Oo. Sabi sa akin ni Diego, ganito, ganyan. Oo. Pwede nang ireklamo yun. Pwede na. Sa under sexual harassment. Para po sa kaalaman ng mga ibang kababaihan, how would they, kasi you were saying kanina, may mga instances na hindi nila alam. Yes. Na namabayari. How would, what are the signs that you you should watch out for sa isang lalaki na may masamang intention? Well, the kaumapoy mata. Sa sexual harassment kasi na pakiramdam 'yun eh. So malalaman ng babae kung may innuendo siya or or offensive, no? Doon sa mga nanliligaw, 'di ba? Intimate partner relationships. Meron mga signs and symptoms. Kung yung boyfriend mo, nanliligaw, asawa, ay laging tingin-tingin sa cellphone mo, o seloso, o hindi ka pinapayagang lumabas, makipag-usap. Okay. Signs na yon na insecure controlling. Siya at controlling. No, signs na yon. So mag-ingat na. Mag-ingat parang na si pasimula na ng violation. Pasimula na yon. So parang tip natin sa nagliligawan pa lang eh. Kung gano'n na yung boyfriend, huwag mo na pakasalanan, no? So, Rina. Saka na-relate siya kung yan. Siya ngayon sa kanya. Controlling. Yes. Kasi ang punot dulo ng violence against women, unequal power relations. Mm-hmm. Yung pananaw ng lalaki na siya yung may authority, may power, may control, pag-aari niya yung babae. At saka yung machismo na. Sa akin naman, hindi baling iparamdam mo yung authority mo kung gagamitin mo sa tamang pamamaraan. Yes. Diba? Dahil we cannot deny the fact na sa atin naman, merong, halimbawa, ang presidente, may authority yan over us. May authority. May mga autoridad. It's only a matter of how you use your authority. Like, halimbawa, kahit na sa opisina, you have the authority kung ikaw yung boss over your subordinates. But it doesn't follow na yung aabusuhin mo naman yung authority na nasa'yo to the extent that you will be violating yung karapatan ng ibang tao. Uh-huh. Parang we have the right to sway our hands but not to the extent of hitting other people's face. Diba? Parang nandun din, may limitasyon yun eh. Hindi naman dapat nang aabuso. Kaya ngayon ho ay gaano ka tagal ma'am yun? Hanggang December 12. Hanggang December 12. Kaya November, kasi may batas po tayong bago, RA 10398 na pinirmahan ni Pangulo nung March, declaring November 25 as a National Consciousness Day to eliminate violence against women and children. Uh-huh, 25. Kasi so that globally, may international day to eliminate violence talaga yan. Mm-hmm. Sa November 25. Globally rin, tatapos siya sa December 10, Human Rights Day. Pero sa Pilipinas, plus 2 days, December 12, dahil tinilaga nating Anti-Trafficking Day. Alright. So what will be the activity on the 25th? On the 25th, sa Civil Service Commission, ilo-launch po natin yung strategic plan ng Interagency Council against Violence Against Women. Ito yung sa RA 9262. Good luck, ma'am, and thank you so much for being with us. Maraming salamat, Kuya. Maraming salamat sa inyong lahat. Sali po kayo, ha? Opo naman. Opo naman. We will always be an advocate of what is righteous. Okay, salamat. Si Ms. Emmeline Verzosa, Executive Director po ng Philippine Commission on Women.